mga kwento ni Felmo. Nakapag-shortcut ka na ba sa lugar na hindi mo alam? Ako kasi. Oo. Elementary noon. Transferi ako. Ito pa yung time na ilang kilometro ang nilalakad namin. Mula bahay hanggang eskwelahan. Tapos pabalik. Merong tinuturong shortcut dito mismo sa tapat ng school na isang malaking palayan. Kapag kasi sa mismong main road ka dadaan, may mga ilang paliku pa bago ka makauwi. Bali ang ikina-shortcut nito. Ito yung tipong diretso lang hanggang sa dulo. At meron dong niyugan at dike. Sa mga nakakakita na ng dike sa probinsya, yung taas nun, merong maliit na simentado na pwede ding daanan. Ewan ko ba? Pero ang kasama ko pa noon, isa rin sa mga kabarangay namin na hindi pa nakaka-shortcut doon. Tapos mababa pa yung level kaysa sa akin sa elementarya. Sa madaling salita, bata. Basta ang sabi lang sa amin, diretsahin lang daw namin yung dike. Tapos ang dulo noon, yun na yung palabas papunta mismo sa barangay. Alas 4 ng hapon noon, nilakad na namin ang gilid ng palayan. Alam mo yung isang nakakatakot dito kapag nasa bukid ka. Yung merong mga ahas sa palay na bigla na lang tatawid. Although normal ito sa amin, pero kapag takot ka sa ahas, talagang mapapatigil ang hininga mo sa kaba sa mayamayang pagtawid ng mga ito. Pagdating namin sa dike, nagsimula na kaming tumawid ng dahan-dahan sa taas kasi makitid lang ito. May butas ito sa gitna na kasya ka kapag nagkamali ka ng lakad. Walang ano-ano. Bigla na lamang tumuro ang kasama ko sa isa sa mga niyog. Tingnan mo, malaking alupihan. Dun pa lang sa sinabi niya, tumayo na ang buhok ko sa batok. Medyo nakakagigil naman kasi ang pakiramdam kapag nai-imagine mo yung maraming paa ng centipede o alupihan. Hindi na ako lumingon sa tinuro niya. Sinuway ko na lang siya at pinagsabihan na magpatuloy na kami sa paglalakad. Hindi maalis ang tingin niya doon sa niyog na yon. Kaya ang ginawa ko, sumingit ako sa kanya. Tapos sabi ko ulit, bahala siya dyan at mauuna na ako. Sumunod naman din ito. Mga ilang minuto pa lamang kaming nakalagpas doon sa tinuro niya. Aba, nagturo na naman siya. Ayan ulit siya. Anak nang, napamura na talaga ako noon ng slide. Binilisan ko na lang lalo ang paglalakad. Sabi ko, kapag tinuro niya na naman ito, tatakbo na ako para maiwan siya. Ngayon Sir Telmo, ramdam ko na yung takot niya. Parang pinipilit niya na rin yung paglalakad ng mabilis at naiiyak na ito. Maya-maya pa, huminto ulit ito. Ano bang problema? Sabi ko sa kanya. Nagturo ulit siya. Sa unahan ulit namin na niyog, andun daw ulit ito. Doon na ako napatingin sa niyog na tinutukoy niya. Wala akong nakitang alupihan. Pero nakaramdam pa rin ako ng takot. Napansin ko kasi na hindi kami umaalis doon sa unang likuan namin papunta sa dike. Kahit na kanina pa kami naglalakad. Halata na rin yung pamumutla at pagpapawis ng bata na kasama ko. Hinatak ko na lamang siya nun, sir. Tapos tumakbo na kami sa palayan at dali-daling bumalik sa main road.
Nagkalagnat siya noon. Ako naman, tinodo sa palo ng lola ko nang malaman ang nangyari. Ang sabi nila, masama daw talaga ang magturo. Dapat daw nung time na ginawa yun ng kasama ko, ay pinakagat ko sa kanya ang daliring pinangturo niya. Five days and four nights kami sa isa sa mga kamag-anak ng asawa ko sa Ilocos. Namamahay pa ako noon dahil sa hindi talaga ako gala na tao. Kaya kadalasan, nagigising ako ng madaling araw o late na ako nakakatulog. Kapag ganito, binababad ko na lang ang sarili sa paghawak ng cellphone, pakikinig o panonood sa social media o sa YouTube. At kapag dinalaw ulit ng antok, saka na ulit susubukang maidlip dahil araw-araw kaming may gala o pasyal nung time na ito. Ikatlong gabi noon, nagising ako na mga mag-aalas dos na. Naghihilik kasi ang asawa ko. Ang lakas ng hilik nito at sinasabayan na mabigat na paghinga. Magkatalikod kami noon, pero inabot ko pa rin ang balikat niya at tinapik-tapik. Tumigil naman ito. Kinuha ko yung cellphone ko. Pagkatapos ay nagsimula na ulit akong mag-browse ng mga pwedeng pakinggan na sounds o kung anuman. Mga ilang minuto pa lamang siguro noon, narinig ko na naman siya na ganun ulit. Mabigat ang hininga at humihilik. Ramdam ko yun dahil yung likod niya nakadikit sa likod ko. Kaya bawat bagsak ng paghinga niya, nakakakiskis din sa likuran ko. Tinapik ko siya ulit. Pagkatapos, susubukan ko na sanang humarap sa kanya nang bigla akong narinig yung flash ng banyo. Yung banyo sa kwarto, nasa paahan lang namin banda. Doon ko napansin na bukas ang ilaw sa banyo namin. At nung bumukas ang pinto, napatalon ako bigla palayo sa kama. Nang makita ko ang asawa ko na lumabas. Nakaramdam pala ito ng sama ng tiyan. Dahil naparami ito ng kain nung bumisita kami sa Malacañang of the North. Todo pagtataka ito. Ako naman, tinuro ko yung higaan. Sino yung katabi ko kung nagbanyo ka? Binuksan niya kaagad ang ilaw. Walang kung sino man ang nasa higaan. Sarado din ang bintana at lock ang pintuan. Patunay na walang pumasok na kung sino ang andon. Nung huling gabi namin, doon ko inaya ang asawa ko na matulog sa sala. Hindi na namin ito sinabi sa tinuluyan namin. Ayoko rin kasing malaman kung anong meron sa higaan o sa kwarto na yon. Namatay ang kapatid ni Lolo noon. Kaya kailangan umuwi nila Lolo para ayusin ang burol at libing dahil sa wala itong pamilya, asawa o anak. Sumama kami noon ng pinsan ko. Maganda kasi ang lugar na ito ng kapatid niya. Maraming pagkakaabalahan. Though nagluluksa, parang bakasyon na rin ito at gala sa aming mga bata. Katulad ng mga kwentong narinig ko sa inyo, sir. Sa probinsya pala, yung pag-iimbalsa mo o pagkuha ng dugo ng bangkay ay sa bahay lang ng namatay ginagawa. Nung time na ito, sa likod ginawa ang pag-ayos ng katawan ng lolo namin. Matapos ayusin at dalhin ang bangkay sa bayan para maayusan sa ataol, nagpasya muna kami ng pinsan ko na mamasyal doon sa likuran banda ng bahay.
May mga duyan kasi doon na pahingahan at may mga puno na maraming bunga. Kaya libre kami kung kumuha. Inabot kami ng hapon doon. At kung kailan lamang dumating ang kabaong, doon kami tinawag para pumasok na sa loob at makita namin ng unang beses na nakahimlay ang namayapa. Matapos ang hapunan, nagpaalam ang pinsan ko na ito na matutulog muna kasi inaantok. Ako naman, nakiosyoso muna sa mga nagsusugal sa labas. Kalaliman ng gabi, tinawag ako ni Mama. Ang pinsan ko daw, nagsusuka. Pumunta ako agad sa taas ng bahay kung saan nandun ito. Namumutla ito at sobrang lamig ng katawan at pawisan pa. Habang hinihintay namin yung pinatawag na manghihilot nun, paulit-ulit niyang sinasabi yung mga katagana, may bungo sa gilid ng tanim na tubako. Hanggang sa dumating na yung manggagamot at sinimulan na niya yung paghilot. Ang sabi na ng hilot nun, meron daw itong nasagi sa likod ng bahay sa may bandang taniman nga ng tubako. Natahimik lang sina tita nun at di kalaunan, bumalik naman sa dating kulay ang pinsan ko. Nakatulog na ito ulit. Kinaumagahan na lamang nila na pagkwentuhan ang nangyari. Ayon kasi kina Mama at sa mga tita ko, yung bandang taniman ng tubako daw kasi, dun nilibing yung damit at mga gamit ng namayapa nung naimbalsa mo ito. Bilang taong promdi at sa biksagala nung pumunta ng Maynila, wala akong kagatol-gatol na sumama ng niyaya ako ng mga pinsan ko na mamasyal sa Intramuros. Ito ang kauna-unahan kong pagpunta dito at ang masasabi kong kahuli-hulihan na rin. Taong 2012, photoshoot dito, picture doon. Tuwang-tuwa ako sa DSLR ng pinsan ko. Mahilig din kasi ako sa photography noon, kaya ayaw kong bitawan ng kamera. Grabe yung tuwa ko dahil sa mga kalesa at mga malapanahon na Espanyol na mga disenyo ng bahay. Pati ang mga fast food, ganun din. Dagdag mo pa yung mga gwardiya na nakasuot pang gwardiya sibil. Ang pinakahuling stop namin noon, sa Fort Santiago. Kung hindi ako nagkakamali, dun yung estatwa ni Rizal at yung mga footsteps niya na gawa sa tanso. Tuwang-tuwa ako noon sa pag-akyat baba dun sa hagdan sa gilid na kung saan makikita mo yung ilog. Pagdating namin sa isa pang parang museo kung saan andun ang mga lumang kagamitan at memorabilia ni Rizal, dun na medyo nag-iba ang lahat. Gaya ng iba mong sender Sir Telmo, nakakaramdam din kasi ako at nakakakita ng kung ano-anong bagay. Dun pa lang sa entrance, kung saan nagbayad kami ng entrance fee, ang una kong sinabi sa mga pinsan ko, maalikabok na parang mainit, tapos madilim. Nagtataka namang sumagot sa akin yung mga pinsan ko at ang sabi ay imposible daw dahil napakaaliwalas ng paligid at mahangin pa. Hindi ako makafocus nun sa pagtingin ng mga memorabilia. Dito na biglang nag-iba ang lugar, sir. Para bang sa palabas sa TV, yung bigla na lamang naging panahon na makaluma. May mga nakadamit Espanyol na palakad-lakad kung saan. Sabi ko nga kanina, dapat ay normal ito. Kasi may mga nandun na naka-uniforme din para sa entertainment at kultura.
Pero kasi, ang iba dito, tumatagos lang sa mga pader na para bang hindi nila nakikita ang mga harang. Siguro na sa 30 seconds to 1 minute akong tulala. Bumalik na lamang sa normal nang may narinig akong nag-uusap sa gilid ko. Mga totoong tao na ito. Di ko na malaya na nakatulala lang pala ako doon sa tapat ng salamin kung saan nakalatag ang isa sa mga naging kasuotan ng ating pambansang bayani. Nung nagkaroon ako ng motor, panay ang gala at kung saan saang pasyal ang ginagawa namin ng mga pinsan ko. Pero hindi naman kami nagpapagabi. Madalas na rin akong nasa dorm dahil nakakatamad umuwi sa barangay namin. Kapag day off, saka ako nakikitulog doon sa mga tita ko. Itong nangyari. Bali na sa dorm ako nito. Kakauwi lang galing sa pasok ko na pangtanghali. Mga alas 11 ng gabi. Ang tanging bukas lang ay yung mga bar at inuman. Nandun ang pinsan ko nung time na ito. Nagiinom. Mga pasaway kasi ang barkada nito. At minsan tinatakas nila ito sa bahay nila para makasama. Eto nga. Nahuli ng tita ko na wala ito sa kwarto niya. Nag-text ang tita ko sa akin. Sunduin ko daw ito. Huwag ko nang hintayin na ihatid pa ito ng mga kabarkada niya dahil baka mam-pick up na naman daw sila ng babae at kung anong gawin. Lalo na at may mga lodge na din doon. Sumunod naman ako. Sinundo ko siya sa inuman. Sinabi ko sa kanya na alam na ni tita na nakataka siya at kailangan ng umuwi. Nang-aasar pa ang mga kabarkada nito na lagot daw ito. Tawa ng tawa ang mga ito habang nakasunod sa akin ang pinsan ko para umangkas. Nasa daan kami. Mabagal lang ako magpatakbo ng gabi dahil sa kakulangan ng ilaw sa daan at maraming aso na biglang tumatawid na minsan nagiging dahilan ng mga disgrasya. Sa likuran namin, may narinig ako na humarurot na motor at ang iingay pa ng mga angkas nito. Tuloy-tuloy ito sa takbo hanggang sa pataas na kurbada papunta sa tulay. Ang nakapagtataka lang nun, pagpasok nila dun sa kurbada kung nasaan ang tulay, wala na akong narinig na tunog ng makina o sigawan man lang. Biglang tahimik ng lugar matapos nun. Ang pinsan ko naman, tahimik lang din at kalmado. Hindi ko na rin naitanong ito kung napansin niya ba yung dumaan at kung paanong biglang tumahimik. Tumaas na kami sa kurbada at akma na kaming papasok ng tulay nang sinabi nitong pinsan ko na, "Nung, preno!" Agad naman akong pumreno at tinabi yung motor. Yung motor ko pa na ito, Sir Telmo. Walang hazard na signal. Yung tipong left at right light signal lang meron. Kaya binlink ko na lang yung right side habang nakahinto. Hindi na ako nagtanong noon kay pinsan. Dahil nakita ko din yung dahilan kung bakit gusto niya akong pumreno. Yung motor na nauna kanina, nakabalandra sa gitna. Tapos sa tapat namin mismo, merong dalawang bilog na bagay na magkatabi. Nung nag-high beam ako, sabay kaming napasigaw ng pinsan ko ng ulo. Hindi namin makita ang katawan. Wala ding dugo. Pero nakakasigurado kaming dalawang ulo iyon na pugot. Hindi namin magawang makatawid. Nanginginig ako nung time na ito. Yung pinsan ko naman,
tinakasan ata ng alak sa katawan. Nagpalingat-lingat kami kung merong pwedeng mahinga ng tulong. Pero wala. Akala namin tatagal kami doon, sir. Pero mga 5 minuto ang nakalipas. May dumaang UV Express na galing pa sa Karatig Bayan na merong night trip. Tuloy-tuloy itong tumakbo doon. Dinaanan lamang ang nakaharang na mga ulo na nakita namin. Hindi kami nakadrugs nun, sir. Tsaka yung pinsan ko lang talaga ang nakainom. Baka sabihin nyo eh. So ito na po. Paglagpas ng UV Express na mabilis naman talaga ako magpatakbo lagi dun sa National Highway. Alam mo yung parang hinangin lang yung ulo at yung motor. Sa madaling salita, unti-unting nawala. Kahit natakot kami noon, hindi ko pa rin binilisan ang takbo namin. Tuloy-tuloy na lamang kaming nag-uusap ng pinsan ko hanggang sa makarating kami sa kanila. Mahirap na. Baka lang kasi aparisyon yun ng mga naaksidente sa tulay na iyon. Na minsan, meron pang sa lakas ng impact, humihiwalay sa ulo ang utak. Maraming salamat po ulit mga kagiliw sa pakikinig. Simulan na natin yung mga shoutout request natin at yung mga message natin through Facebook and Messenger. Simulan natin sa nag-renew ng badge nila, si Sir Non at si MJ Florendo. Thank you po. Binabati ko rin yung pang 2 months na sila sa membership natin. So, nasa kulay blue na po yung badge nila. Sana po mag-comment kayo. Si Ma'am Cristina Valencia, Sharat Sinis Morera, si Joan Ueda, at syempre si Boss Ma'am, si Leiva Lee. Comment naman kayo, gusto kong makita yung mga badge nyo. Maraming salamat. Shoutout din sa 2 bagong miyembro ng Centennials natin. Syempre si Ma'am EDM Mori. Ito po yung isa sa mga malakas sumuporta sa mga horror narrator. Maraming salamat po, ma'am. Isa rin sa mga new member natin, si Sir Joel Jew. Thank you very much, Sir Joel. Comment ka naman. Binabati ko rin ng happy birthday si Sir Jose Villa. Sir, happy birthday sa'yo. Binabati ko rin si, I'm not sure kung ma'am o sir to, si Sammy Grifiel. Hello po. Binabati ko rin si Bonsai Chua. Hello. Binabati ko rin yung 2 bulilit from Ma'am Nina Akana. Hello kay Ivan and Jai. Nakasama niyang matulog sa Haro, Iloilo sa bahay ni TJ. Katabi sila ni Ma'am Nina na matulog. Ivan, Jai, TJ, behave. Joke lang. Ingat kayo. Maraming salamat mga kagiliw. Happy Tuesday.